Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion at isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Para sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga gamot na maaaring makasira ng inyong kidneys. Kadalasan kasi sa mga napapansin kong mga Filipino patients na na-encounter ko sa aking butika, karamihan sa kanila, hindi ko naman nila lahat, ay hindi nila masyadong nauunawaan ang mga posibleng epekto ng maling paggamit ng kanilang mga iniinom na gamot. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga maaaring epekto ng gamot sa isa sa pinakamahalagang organ sa ating katawan. At ito ay ang ating kidney. Aalamin natin ano ang mga uri ng gamot na masasabi nating nephrotoxic o yung nakakasira sa ating kidneys. Halos lahat ng gamot ay dumadaan sa ating kidneys. At kung hindi natin susundin ang tamang pag-inom ng gamot, ay maaari itong makasira sa ating kidney. Halimbawa na lang sa mga patients na mahilig mag-self-medicate. Narinig lang sa kapitbahay na ito ang iniinom na gamot para sa kanilang kondisyon, na mukhang parehas din sa kondisyon mo, e gagayahin mo din ang kanyang iniinom na gamot. So pag-usapan natin ang maling practice na ito at ano nga ba ang pwedeng mangyari sa inyong kidney kapag ginawa natin ito. Sabi nga ng sikat na doktor na si Paracelsus, "All substances are poisons. There is none that is not a poison." Ibig sabihin lang ng kasabihan na yan na halos lahat ng ini-intake natin, kahit ito pa ay tubig, ay maaaring maging poison sa ating katawan kung hindi tamang dose ang ating iinumin. Alam nyo ba, kwento ko lang ha, hindi ko alam kung parehas ko ang mga kasamahan kong pharmacist. Pero ito ang isa sa mga realization ko sa profession ko bilang isang pharmacist. Habang sa tagal ng pag-aaral ko sa mga gamot at dahil nalaman ko ang mga side effects ng mga gamot, ay naging bihira ang pag-inom ko ng mga gamot. Ito ay hindi ako naniniwala sa bisa ng gamot, kundi dahil sa takot kong makaramdam ng side effects. Kaya minsan kahit konting sakit ng ulo, hindi ko to iniinuman ng gamot na mga pain medications kapag alam kong kaya ko. Iniinuman ko ng tubig, pero pag hindi na kinakaya, kailangan pa rin ng mga gamot. Pero syempre, andun pa rin ang paniniwala ko sa efficacy o bisa ng gamot kasi pinag-aralan namin yan. Kaya dun ko gustong i-emphasize ang tamang paggamit ng gamot. Kasi totoo talaga na lahat ng gamot ay pwede nating i-consider na poison at nagkakatalo lang yan sa mga doses ng mga gamot na ating iniinom. Kaya lahat ng mga gamot na meron tayo sa market, ito ay dumadaan sa pag-aaral upang matukoy ang pinaka-safe na dose para sa ating pasyente. At dapat sa pag-inom ng gamot ay andon lang tayo sa sinasabi nating therapeutic window. Walang side effects at walang pagkasira ng mga organs kung makikinig tayo sa mga advices ng mga health workers, lalo higit ng inyong mga doktor at pharmacist. Ang ating kidney ang napakahalagang organ ng ating katawan. Kaya naman dapat yung mga healthy practices na dapat nating ginagawa upang maalagaan ang ating kidney ay dapat ating ginagawa. Ang isa sa pinakamahalagang gamit ng ating kidney ay ang pag-aalis ng mga waste product ng ating katawan. So isipin mo na lang kung masisira ang kidney mo, maiipon sa katawan mo ang mga waste product na ito. Ang kidney ay mahalagang organ din na nagko-control ng ating blood pressure. So kung sira ang ating kidney, magdi-develop ito ng hypertension at pwedeng magdulot ng mga komplikasyon. Sa ating kidney din nagsisimula ang pagkakaroon ng importanteng component ng ating dugo. At ito ay ang ating red blood cells. Isipin ulit natin, kung masisira ang inyong kidney, wala ng organ na tutulong sa ating katawan para makagawa tayo ng ating red blood cells o ng ating dugo. Sa madaling salita ay pwede kang magkaroon ng anemia kung masisira ang inyong kidney. Ang ating kidney din ang mahalagang organ upang panatilihing balanse ang tubig sa ating katawan. Kaya kung masisira ang ating kidney sa maling pag-inom ng gamot, ay maaaring hindi maging balanse ang tubig sa ating katawan at magdulot ito na hindi normal na mga functions ng ating cells at ng ating mga nerves at kahit ng ating muscles ay pwede ring maapektuhan.
Iilan lamang yan sa mga mahalagang functions o gamit ng ating kidney sa ating katawan. Kaya kapag nasira ang ating kidney, halos magkakaroon tayo ng multi-systemic malfunctions sa ating katawan. Dahil nauunawaan na natin ang maaaring maging epekto ng pagkasira ng ating kidney dulot ng maling pag-inom ng gamot, ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga gamot na kinukonsider nating nephrotoxic o nakakasira ng ating kidney. Una sa ating listahan ay ang mga gamot na ginagamit natin sa pain o sa pananakit at pamamaga ng ating katawan. Tulad halimbawa ng mga gamot na aspirin, naproxen, ibuprofen, celecoxib, diclofenac at marami pang iba. Ang mga nabanggit natin ay mga generic name ng gamot. Samantalang ang mga sikat na brands ng mga gamot na ito ay halimbawa ang Aspilets, Escalan, Flanax, Alaxan, Voltaren, Celebrex at marami pang iba. Ang mga nabanggit nating gamot sa pananakit ay hindi dapat iniinom ng pangmatagalan o araw-araw sapagkat ito ay maaaring makasira ng ating kidney. Kadalasan ang mga gamot na ito kung iinumin natin sa pamamaga at kirot, pinakamatagal na ang 10 araw. Pwedeng sumobra pero ito dapat ay advice ng inyong doktor at dapat kayo ay namomonitor. Kung sakaling sa pag-inom natin ay aabot ng 10 araw at hindi maibsan ang inyong pananakit ng mga gamot na NSAIDs, marahil hindi epektibo sa inyo ang NSAIDs. At baka mas kailangan pa ninyo ng ibang klase ng gamot sa pananakit at hindi na dapat NSAIDs. Ikaw ba ay nag-iinom? Kung ang sagot ay oo, kailangan mo nang itigil ang inyong pag-iinom ng alak sapagkat ayon sa pag-aaral, ang labis na pag-iinom ay maaari ding magdulot ng pagkasira ng inyong kidney. Sa katunayan ay hindi lamang ang inyong kidney ang maaaring masira kung kayo ay nag-iinom ng alak, kundi pati ang inyong atay. Isa pa sa maaaring makasira ng ating kidneys ay ang maling paggamit ng mga antibiotic. Hindi lamang ang tinatawag nating antibiotic resistance ang pwedeng maging epekto ng maling paggamit ng antibiotic. Sa katunayan, ito ay maaari ding makasira sa ating kidneys. Meron tayong iba't ibang klase ng antibiotic. At sa bawat klase ng antibiotic ay may iba't ibang mekanismo ito na maaaring magdulot ng pagkasira ng ating kidney. Tulad halimbawa ng uri ng isang antibiotic na kung saan ay may kakayanang makapagbuo ng mga crystals sa ating kidney at maaaring makapagbara ang crystals na ito sa flow ng ating ihi. Meron namang iba pang uri ng antibiotics na direktang sumisira sa ating mga cells, lalo't higit sa mga cells na ginagamit ng ating kidney upang i-filter ang ating mga waste products. At kapag nangyari ang mga ganitong senaryo at mali ang dose ng pag-inom ng mga antibiotics nyo, lalo't higit kapag kayo ay nagsa-self-medicate, ito ay hahantong sa pagkasira ng inyong kidney. Ang maling paggamit din ng mga laxatives o yung mga gamot na ginagamit natin sa constipation upang makadumi ay maaari ding makasira ng ating kidney. Nakakasira ito sa ating kidney dahil sa sobrang pagkakaroon ng dehydration. At ang pagkakaroon ng dehydration ay maaaring magdulot ng hypokalemia. At kapag hindi ito na-control ay maaaring umabot sa pagkasira ng ating kidney. Ang mga halimbawa ng gamot na laxative ay tulad ng mga preparations ng Sena, tulad ng mga brand na Biofit Tea, Cancunis, at Bigger Light Tea, o kaya naman ang mga lactulose tulad ng mga brand na Dufalac at marami pang iba. May mga ilan ding gamot na ginagamit para sa mga imaging test sa hospital na tinatawag nating contrast dye. Ang mga contrast dye ay ginagamit kapag tayo ay sumasa ilalim sa mga imaging test tulad ng MRI at CT scan. Hindi naman lahat ng contrast dye ay kinakailangan ng mga MRI o CT scan. Kung kailanganin man ito, ay pininiwalaan na maaaring makasira ito sa ating kidney sapagkat ang mga contrast dye na ito ay maaaring paliitin ang mga blood vessels o daluyan ng dugo sa ating kidney. At kapag lumiit ang daluyan sa ating kidney ay lalong mas magpapahirap sa pagdaloy ng dugo papunta sa ating kidney at mahihirapan itong mag-functions. At sa mga taong gumagamit naman ng mga ipinagbabawal na gamot tulad ng heroin, cocaine, ecstasy at amphetamines.
Ang mga kemikal o gamot na ito ay nakakapagpataas ng ating blood pressure. At kapag tumaas ang blood pressure, magdudulot ito ng komplikasyon sa ating kidneys. Hindi lamang sa ating kidneys, pati sa ating puso at utak ay maaari ding makapagdulot ng heart failure at stroke. May mga ilang gamot din tayo na ginagamit natin sa ating ulcer, acid reflux at heartburn na maaaring makasira ng ating kidney. Ito ay ang mga gamot na nasa kategorya ng proton pump inhibitor. So pakinggan nyo mabuti, baka ang mga gamot na aking mababanggit ay mga gamot na inyong iniinom. Tulad halimbawa ng mga brand na Nexium, Prilosec at Prevacid. Sa pag-aaral naman ay hindi naman ito agad nakakasira ng ating kidney. Maaari lang itong makasira kung hindi tama ang ating paggamit at ginamit ito ng pangmatagalan. Iilan lamang ito sa mga gamot na maaaring makasira ng ating kidney. Kaya naman, bilang isang nurse at pharmacist, ito ang aking maipapayo sa inyo. Na kung sakali na kayo ay may mga kidney failure o na-diagnose na kayo na nasira ang inyong kidney, kayo ang mas kinakailangan na magpakonsulta sa doktor. Sapagkat kayo ang mas kinakailangan na ma-assess ng doktor para matukoy ang karapat-dapat na dose ng gamot para sa inyo. Huwag mag-self-medicate. Hindi lahat ng gamot na nakikita nyo sa Google ay nararapat na gamot para sa inyo. Huwag masyadong maging aling marites na maniniwala agad tayo sa mga sinasabi ng ating kapitbahay. Kapag usaping kalusugan, ugaliin po nating magtanong sa mas nakakaalam tulad ng inyong doktor at ng isang pharmacist. Huwag pong isugal ang ating kalusugan sa mga maling practices. At sa mga tao naman na sa ilalim sa mga imaging test, at gagamit ng contrast media, dapat po ninyong ipaalam sa inyong doktor kung kayo ay may allergy sa mga gamot. Kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, ay mas maganda ay i-like at i-subscribe na rin po ninyo ang aking YouTube channel. At sa aking mga avid viewers, mas maaari na ikwento ninyo ang tungkol sa aking channel upang magkaroon din sila ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan at sa mga gamot na inyong iniinom. Kung meron po kayong mga katanungan at mga product suggestions na nais po ninyong pag-usapan, maaari po kayong mag-iwan ng inyong komento sa ating comment sections. Muli, ako po si Renz Marion at maraming salamat sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Bye!